Isang napakagandang pagkakataon nitong mga kasabay dahil ngayon meron naman tayong maririnig na kwento. Ang ating buong panahon ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng pamahalaan ng mga katutubo. Specifically sa Dodorayan Lambangian. Natapos niya rin kanyang college level sa CCSPC. Yun na yung Cotabato City State Polytechnic College, which is CSU na ngayon, Cotabato State University. Sa kursong AB Psychology. Imagine nyo, AB Psychology po siya, pero probably nagamit niya yun as part ng kanyang community immersion. Actually po, nag-volunteer siya sa community after niya nakapag-graduate at naging daan din to, nag-isa po siya sa mga founder or nag-federate ng TLISA or Todoray Lambangian Youth Student Association. At manager po, sa mga 10 to 15 years, nag-work siya sa NGO and nagtrabaho siya sa government. Sa BTC, Bangsamoro Transition Commission, hanggang ngayon sa Bangsamoro Transition Authority. Isa po siyang ingat kasarigan, i-explain niya mamaya, ingat kasarigan ng Timway Justice and Governance, particularly as pasandalan. So hindi ko na po patatagalin pa, ang ating pong guest ngayon ay walang iba kundi si Kuya ko nito, Kuya Ludovico Marcelino. Junior, may junior ba kuya? Meron. Oh, junior. Hello, Kuya Gufuan, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ko is maraming salamat sa pagpa-unlock mo sa invitasyon kasi gustong-gustong marinig ng mga viewers natin ngayon yung mga pinagdaanan ng mga tao para lang may pakilala yung karapatan natin. So, paano ka ba lumaki sa kultura? Lumaki ka ba talaga na praktisado mo yung practices natin ni customary laws? Lumaki po ako sa particularly ang sa father side ko is from Barangay Bungo sa Maguindanao. Then yung sa mother side ko naman is sa Barangay Bantag, OP Maguindanao. So lumaki kami na minsan walang tsinelas. Ay, ganun talaga. Minsan kung ano lang yung meron. Simpleng buhay lang sa isang community na kung saan namula tayo sa kultura ng Taduray. Kahit naharap tayo dun sa mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay, pero nandun pa rin yung foundation natin bilang Taduray, kung saan naabot natin kung anong tayo ngayon. Actually, hindi pa natin nakuha yung ating pakikibaka sa hanggang ngayon sa sariling pagpapasyan sa right to self-determination, pero nakikibaka tayo sa pamamagitan ng peaceful na pamamaraan. So, yan po, lumaki ako sa UP. Nakapag-graduate ako ng elementary sa South UP at Timanan Central Elementary School. Timanan. Then, nakapag first year high school doon, then lumipat sa Cotabato. So, naiba yung sistema ng buhay nung dito na sa Cotabato kasi siyudad na eh. Siyudad na. So, mahirap yung parang nagkakaroon ka ng pagbabago doon sa lifestyle mo. Kaya iba doon sa community na kakain ka lang ng simpleng sulagat, pagkain na pangkatutubo, no? Simpleng buhay. Pagdating dito, kakaiba naman kasi parang hindi ka mabuhay pag walang pera. Pag walang pera sa siyudad, mahirap, no? So, medyo umiba yung environment bilang isang batang katutubo. Parang nakikipagsapalaran ka kung paano ka makasurvive, lalo na sa pag-aaral. Paano mo na napapakilala sa environment na katutubo ka noon? Noon, kasi na bagong dating ako dito sa, lalo na sa Malagapa, sa Canizares High School, karamihan sa mga kabataang Taduray is hindi nila alam na ako ay isang katutubo. Ayun. Katulad nila. Kasi karamihan sa kanila is parang takot na ma-discriminate. Yun. Yung parang kasagsagan kasi ng mga discrimination sa school. Pag alam nila na isa kang katutubong Taduray, alam galing ka sa bundok. So, kaiba yung treatment sa'yo, no? Trato sa'yo, ginagaya yung mga lingwae, yung mga pronunciation natin, no? Diction, lahat. Ininganyo ko, in-encourage ko sila lahat na Taduray tayo. Kasi during that time, marami rin Taduray sa Kasinsales. Maraming Taduray, galing sa Pusyong, galing sa part ng Labungan. So, parang doon nagkita-kita, pero yung iba, nahihiya. Na magsalita ng isang Taduray. Kala nila Christian ako. Kasi sa pangalan ko pati yung sa... Oh, Ludovico Marcelino. Bakit nga ba Marcelino? Yung father side ko kasi yung... May dugong... Merong kunting dugong ano din. Settler. Pero lumaki talaga ako sa Taduray.
community at pinagmamalaki ko na isa kong katutubong community. Yun ang dapat. Doon tayo sa, anong bakit kaya Tito Ryan? Karamihan noon, during high school, ano namin, is tiruray. Mm-hmm. So mali yung pagka, ano, kahit kami, Tiruray din. Kasi yung kinalakihan namin na tawag sa aklat. Tawag sa atin ng mga settlers o ibang ano, tiruray. Isa yun sa mga assertion natin na dapat itama. Yung tamang tawag sa atin. Yung tamang tawag sa atin bilang mga katutubong taduray. Ito. Na para, taduray talaga. Taduray. Para at least ma-clear natin. Balik tayo dun sa sitwasyon na nasa syudad ka na. Siyempre, ano yung mga practices dati sa tribu natin na hindi nahirapan ka nang i-practice? Occasionally lang na, halimbawa may mga kanduli. Kanduli. Tiyawan. Yung tiyawan, yung resolution process natin. Mm. Then yung uyot, kasi yan yung kasagaran na yung mga bata. Siyempre ikaw talaga yung tigdalan ng mga bandera. Pandi-pandi sa amin. Yun ang hindi nawala. Yun ang hindi nawala sa atin. Kasi falinguyot, taduray. Na hanggang ngayon, pinapractice pa natin. No? Yun ang sarap yung pagmalaking ngayon na hindi talaga nawala. Pero yung isa sa mga pag hindi natin na-recover, yung paniniwala natin. Yes. Kasi karamihan sa mataduray is na-immerse na sa iba't ibang mga religion. Yes, totoo. So, ganun pa man, kaya nga yung tinatawag natin na may prinsipyo tayo doon sa Lumut Minanga. Mm-hmm. Gusto mo ipaki-explain mo yung Lumut Progressive pluralism. Ibig sabihin, kahit na ang dami mo nang pinasukan ng mga sistema, pero nanatili, may foundation ka pa rin sa pagkataduray mo, nandun ka pa rin yun. Kumbaga, sa lumot, makikita mo sa isang ilog, pag may lumot, kahit anong hampas ng tubig, nandun pa rin siya. Although nabasa siya, pero dun pa rin siya. Yun yung foundation niya. So yun, pagdating sa Cotabato, na iba na. Kasi yung buhay namin doon na sakay ka sa kalabaw, mambinwit. Yan ang transportation, binwit. Marami. Pagdating sa syudad, pagdating jeep, sasakay ka ng jeep. Pagtatawid ka ng kalsada na hindi mo alam, muntik na nga ako eh. Nangyari ito yun. Muntikan ka pa na masagasaan. So dito, kailangan mong makipagsapalaran. Kailangan mong makisama. Makisama. Yes. Pasok ka sa construction worker. Yes. At nagkaroon ka ng mga barkada na hindi mo katribo. Yun. Kasi karamihan sa Cotabato City nung mga high school, karami mga gangs. Yes. Naglalaban yung mga nakasali school. Nakasali ka ba doon? Or na-involve ka? Kasama tayo doon na-involve tayo doon. Pero dumating ka pa sa mga talagang suntukan na? Kaya naman pala talaga tigas. Hindi naman. dumating sa point na yun. Pero ang maganda lang, kasi yun yung isang initiative natin na inorganize natin sila. Yes. From the gangs, to ma-transform sila into, isang organization. Kaya, sorry to cut you. Kaya po, dahil dyan sa organization na yan, ikaw or isa ka sa mga nag-federate or founder ng isang organisasyon ng mga taduray at tambangian, which is ang CLYSA. Ang CLYSA. Kasi nung kasagsagan ng mga panahon yun is, ang CLYSA kasi sa UP at saka South UP, and then community base. Maraming almost mga 27 community based na organization. Then at sa schools at lang. School. Then nung dumating ako dito, part ng organizing natin dun sa mga grupo-grupo na yun. So na-transform natin ito legal organization. Nakapagbuo tayo ng Cotabato City CLYSA chapter. Ah, meron. Meron pa rin na yun. Cotabato City. Parang ngayon, hindi ko lang din alam pero nung time na nandito kami, meron. Isa yun sa objective natin paano magkaisa yung mga kabataang taduray at ipaglaban yung kanilang karapatan para sa discrimination, kasi maraming discrimination. Pag wala kang grupo, sige, hilain ka dito, hilain ka doon. No? Pero grabe talaga yung energy mo during the time na buuhin yun. No? Ibig sabihin, ganun talaga yung outlook mo simula pagkabata mo. At pero guided tayo ng mga elders ng natin. Mga elders. May mga mentors ka doon. Nandyan sila. Laking tulong sila. So yung mga sikat driver, no? Umabot ng mga sikat driver noon. Pag wala kang grupo, kinukuha yung pera mo, sinusuntok ka dyan. So, nung na-organize sila, lalo na dyan sa Lunang,
mga almost 60 sika drivers, no? So ito natin, inorganize na natin sila, then nilapit natin sa barangay official para sa kanilang protection. So meron na isang sandigan, no? Para meron sila anytime na. Marami pala mga naranasan mo dito sa syudad, no? Na talagang napahalik mo rin yung syudad sa kultura natin. Sa kultura natin. So hindi ikaw yung nadala. Pero dumaan din sa matinding ano yun, ha? Ah, hindi basta-basta madali kasi, lang. Kasi, kumbaga, makipag, ano ka muna sa anong sistema. Kasi gobyerno, kakaharapin mo eh. Oh, baka hindi, mga pulis eh. Ah, mga pulis. Baka may akala nila ano kayo, or sorry to tell, NPA kayo, or may yung grupo na gano'n. Actually, na-involve din kami sa mga assertion nung time na yun. Paano i-project yung mga rights natin through sa mga network din natin ng mga NGO sa Cotabato City. Para i-project lang yung mga nangyayari talaga sa tribo. So kasama yung mga kabataan ng Cotabato City, kung anong nangyayari sa UP, to the rescue yung Cotabato City, yun yung mga magandang... Ang ganda na naging. Pero towards that, siguro, kasi nga, nag-organize ka, bakit psychology ang naka-enforce? Hindi ako na ano sa ano, actually. Wala nang slack? Nung first ano ko, yung choice ko is education. Ah, so, gusto mo magturo pa. Pero sabi ko, ang dami namang teacher na taduray. So gusto ko naman may iba. Iba? Okay, so, next kit pa doon. Is gamit na gamit mo ngayon, alam ko. Siguro. So bakit, pagkatapos mo nakapagtapos ng kolehiyo, bakit nag-serve ka na kagad sa community or nag-volunteer? Actually, isa yun sa mga malaking challenge sa akin dahil sa, siyempre, nag-aral ka ng ilang taon. At saka ang edex iniasa ng mga parents mo is pagkatapos mong mag-aral, trabaho ka na kagad. Para may maimbag ka, may ambag ka sa pamilya mo. Pero sa akin naman, kasi na-inspire ako sa ibang ano eh. Sabi nila, buti ka pa nga kasi meron kang medyo nakapag-aral ka. So malaki yung bagay na maitulong mo sa tribo. So, isa yun sa nagtulak sa akin. Actually, nagkaroon din ako ng parang evaluation. Evaluation o self-struggle. Struggle. Oo. So, why not na ano muna natin yung offer muna natin yung sarili natin sa community. Na nangangailangan ng mga katulad natin ng mga kabataan. Lalo na yun may nakatapos. Yeah. So, kasi during that time, kunti pa lang mga nakakatapos sigurado. Madami, pero karamihan mga personal. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, mga Taduray, malaking struggle yan sa sarili natin na yung tinuturo sa atin hindi naayon doon sa ating katutubong kultura. Oo. So karamihan sa mga kabataang Taduray, lumalabas ng ancestral domain at naghahanap ng mga trabaho sa ibang lugar. So di ba, yan yung mga karamihan na. Kasi hamak mo ba naman yung doktrina sa atin na yung anong pinag-aralan mo is hindi mo naman pwedeng i-apply doon. Maliba sa teacher, di ba? Ma-apply ka talaga sa yung iba, hindi. Yung iba, doon. Lalabas talaga ng ancestral domain. So, yun yung isang challenge kung bakit mas pinalawig natin yung organizing natin para mahikayat natin ang kabataang Taduray na pagkatapos na mag-aral, anong pwedeng maiambag sa tribo. Yes. Kasi ang tribo natin nangangailangan ng ating mga skills. Ng ating mga galing, paano mas mapalakas, makonsolidate yung ating community, no? So yan po yung parang nagtulak sa akin bakit pagkatapos ko nag-aral, sabak kagad sa community. Sabay-sabay ko darating ang panahon, makakahanap din tayo ng trabaho. Yes, bibigyan. So bibigyan tayo ng community ng trabaho. So malaking... Mas malaking opisina. Sabi mo ngayon, di ba? Ang office natin is buong ancestral domain. Yes, yan ang yan yung mas malaking trabaho yan. Hindi lang nasa four corners of the room ka doon ka nag-office. Buong ancestral domain yung pwedeng gagawin mong office. Yeah. So itong binabanggit ni Sir Lodge, ni Kuya Lodge, napapasok dyan yung IPS at saka IPO. No, may marami nagtatanong, gusto nilang maintindihan. Pwede mo mang ma-explain anong kaibahan ng IPS at IPO? Actually, bago dumaan yung sa part ng tribong Taduray, mas nauna yung organizing doon sa IPOs. Una yung ang pinakamalakas na organization that time is yung Mamalo Descendants Organization. Lahat ng mga sector organization is under doon sa Mamalo Descendants organization that time. Then ang Klaysa isa doon sa kanyang naging under pa ang Klaysa na federated organization. Pero isa siyang peasant organization, yung Mamalo Descendants organization from 1996 to
hanggang umabot ng 2000 or 2002 hanggang bago nagkaroon ng IPS, no. Yung IPS naman, indigenous political structure. Ibig sabihin niyan, hindi na yan organization kasi package na yan doon sa kultura natin. Kung sa IPRALO, Indigenous People's Rights Act, nandyan na yun sa four bundles of rights. Una, yung right to self-governance and empowerment. Yan na yung tinatawag natin ngayon na IPS. So, ibig sabihin, pag IPS, in accordance with our customary practices, ng lahat ng katutubo sa Pilipinas. Oo, hindi lang ng Taduray. Hindi lang Taduray. At Lambangian. Pag timway ka, o kasarigan, anong katungkulan mo sa isang community, yun na yung IPS natin. Yun ang kaibahan niya sa IPO. IPO. Kasi ang IPO natin is Indigenous People's Organization. Pinaparegister mo yan sa SEC. Oh, yun. Pero yung IPS natin, walang registration. Hindi na. Kasi customary practices. Ng isang tribo. Oh, customary law yung ano niya. So ako, pwede akong gumawa ng IPO. Parang ganun. Pwede. Pero hindi ako pwedeng gumawa ng IPS. Ay, hindi pwede. Yun ang kaibahan. In one tribe, only one IPS. Yes. No? Yun ang good thing. So, yung IPO natin, pwede. Madami bang IPO. Tulad ng Light, Liza. Liza, OTLAC, TLWOI, ano pa yan, MTO. So, ang daming IPOs. Yes. Pero pagdating ng IPS, isa lang. Yes. Isa lang yung... Which is ang IPS natin ngayon, yan na yung TJG. Yan na yung Timoy Justice and Governance. Gusto mong kung sa Taduray, yung Timoy Justice and Governance kasapan ng with Timoy. Timoy. Kasapan ng with Timoy. TJG. Ibig sabihin, yun na yung government self-governance ng tribong Taduray at Lambangian, yung na kung saan pinapamunuan siya ng yung ingat na ingat kasi yung level niya. Ibig sabihin ng ingat buong teritoryo yan. Teritoryo ng isang tribo. Ng isang tribo. So, mayroon tayong tinatawag diyan na minted sa ingat. Yung mga tribal chieftains. Oh, yan yung mga MSI. Council of Tribal Chieftains, mga ganun, MSI. Then yung kasarigan. Yung mga kasarigan dito, yung mga parang department heads. Yun na yung tutok kung sino ang in charge sa ancestral domain. Ganyan. Sa spiritual and health. Ganun. Sa defense. Sa economic. Yung Faguyaga mag-ingat natin. Finance. Diyan na yun, yung sa kasarigan. Yeah. Then yung kafaduan. Yung kafaduan natin, yan na yung mga justice officers. Mga lawyers ng tribo. So ikaw, doon ka ngayon sa kasarigan. And Pasandalan. And yung yung Pasandalan, ibig sabihin, organizing body so, ng kaya, justice. Nagamit mo tuloy ngayon ng AB Psychology. Ayun. Kasi mga tao ang kaharap mo. O, iba't hindi ibang ka tao. Pang finance. Sa tao ka. Kailangan. Oo, ayaw ko ng finance. Ayaw ko mas gusto ko yung organizing. Kasama tayo sa pag-organisa ng mga panuo. Panuo is parang barangay. Barangay, village. Village. Then yung ating ramping panuo, yung cluster of villages, at saka yung ingat. So yan po yung composition ng ating IPS. Oo. So, kaiba sa doon sa IPO, kasi ang IPO natin is mga sectoral organization, mga civil society organization, mga CSO natin. So, yan po yung kaibahan ng ating IPS at saka ng IPO. Ngayon, Kuya Lutz. No? Kuya Lutz po, na isa siya sa mga mentor ko actually. Gusto kong... magbigay ka ng mga fan ngayon ng mga encouragement, lalo na sa mga nanonood natin. Sigurado marami pong nagsusubaybay ngayon sa channel. Paano sila ma-involve dito sa ating goal na mapakilala pa at mapagtibay yung ating pagkakakilanlan? No? Ano naman kahit sino naman pwede. Basta yung commitment mo. Yun, commitment. Yung willingness mo na talagang babalik ka sa community at hindi lang ibig sabihin na ino-offer mo yung serbisyo mo dahil sa nandiyan ka sa isang posisyon, no? Kung hindi dahil sa committed ka na tutulong talaga kung ano yung dapat pang gawin ng ating tribo. Hindi naman ibig sabihin na kumbaga iiwan ninyo yung anong profession ninyo, pero hindi gamitin niyo yun. Mas gamitin ninyo kung paano, ano yung kahit sa anong paraan na pwede natin maiambag sa ating tribo.